Baumann Hinbo. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po Diyos Ama naming banal na puno ng biyaya at pag-ibig. Iniligtas mo po kami sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at biyaya. At hanggang ngayon ay labis kami nagpapasalamat sa biyayang itinuro mo at gumagabay sa amin at nag-iingat upang magkaroon ng buhay sa banal na iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Ang mundong ito ay puno ng kalituhan at bagabag sa iba't ibang anyo. Pakiusap, tulungan mo po ang mga ligtas na mga Kristiyano na malaman sa pamamagitan ng buhay sa mundong ito kung gaano kalaki at kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. At pakiusap, ilapit at gabayan mo po kami na masuklian ka namin at mamuhay ng may pagkaunawa sa biyaya at tapat na pag-iisip. Sa madilim na mundong ito, pakiusap, gisingin mo po kami at gabayan palagi at hayaan kaming mga Kristiyano na talagang gawin ang tungkulin bilang asin at ilaw. At kami po ay labis na nagpapasalamat sa pagtulong mo sa amin na matapos ng ligtas ang pangatlong summer retreat. At sa lahat ng mga brothers and sisters na naligtas sa pangatlong summer retreat, pakiusap, gabayan mo po sila na mamuhay sa biyaya ng Panginoon at sa church na siyang iyong katawan. Gayun din, pakiusap, tulungan at gabayan mo po ang maraming tao na mapakinggan ang salita ng katotohanan at maligtas sa ika-apat na retreat at kumilos ka at tulungan mo po Panginoon na walang mahihirap na bagay at kaguluhan hanggang sa ikapitong retreat. Gayun din, pakiusap, samahan mo po ang maraming kamay na nagpapagal para sa gawaing ito at tulungan mo po sila na huwag mapagod at manghina. Hinihiling po namin, Panginoon, na samahan mo po sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at pagkalooban ng karunungan ang mga pastor na nangangaral po ng iyong salita at ang mga ministers na ngayon ay nagka-counseling. Ngayon, kami po ay nagpapasalamat na tinawag mo po kami upang magtipon at magkaroon ng mahalagang fellowship. Sa oras na ito, pakiusap, isulat mo po sa aming puso ang iyong mga salita na dapat naming maunawaan at pakiusap, hawakan at gabayan mo po kami na mamuhay sa aming nalalabing buhay na umaasa sa salita ng Panginoon. Para sa mga wala dito ngayon, nasaan man po sila at anuman ang kanilang ginagawa, pakiusap, tulungan mo po silang huwag kalimutan ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon at gabayan sila. Sa oras na ito, kami ay umaasa lamang sa Espiritu Santo. Samahan mo po kami at tulungan hanggang sa huli. Maraming salamat po at idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Ngayon, buksan natin ng sama-sama sa Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. Lucas 15 verse 24. Kung wala kayong Biblia, pwede kayo tumingin sa screen. Lucas chapter 15 verse 24. Basahin natin ang sabay. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Nararamdaman ko po ngayon na parang nasa summer retreat ako. At tayo ay mayroong Lord's Day sermon ngayon dahil ang ikatlong retreat ay tapos na kahapon. Ngayon, sa Gongju Galilee Retreat Center, ang ika-apat na retreat ay idinadaos. Nang magsimula ang summer retreat na ito, dahil sa ibang variant ng COVID-19, yung BA.5, ang lumaganap ng husto at sa palagay ko, marahil kayo ay nag-aalala ng husto. Ganon din po ako. Ang ating summer retreat batches 1, 2, at 3 ay natapos ng maayos at hanggang ngayon ay walang mahirap na bagay at nakumpirmang kaso. Marahil, sa palagay ko, ay sinagot ito ng Diyos dahil maraming kapatid ang nanalangin na may isang isipan at naghintay.
Hanggang sa ikatlong batch, hindi tayo nahirapan. At mahalaga na maraming tao ang dumalo. At gayon din, maraming tao ang nagpabautismo. Kaya pakiusap, ipanalangin po ninyo ang ika-apat hanggang sa ika-pitong retreat na maidaos sa biyaya at sa gayon ding paraan. Lalo na po ang mga brothers and sisters ng Seoul Central Church. Ang ating ikatlong retreat ay natapos na. Subalit, isipin natin na ang retreat ay magpapatuloy hanggang sa ikapito. Kaya ang aking summer retreat ay tapos na. Huwag po ninyong isipin ng ganito. Hanggang sa ikapitong batch, ako ay makikibahagi sa retreat. Ganito dapat ang isipin natin. Sama-samang manalangin at magkaroon ng iisang isipan at kung maaari, maaari kayong bumisita at maghikayat at sumama din sa ating retreat hanggang sa ikapito. Ang sermon ngayon ay tungkol sa anak na bumalik. Sa summer retreat, upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa, tayo po ay nakibahagi sa mga gawain ng Panginoon. Kaya, maraming mga kaluluwa ang naligtas. Bagaman alam na natin ang tungkol sa kahulugan na nagkaroon na tayo ng kaligtasan, sa pamamagitan ng salita na patungkol sa alibughang anak na bumalik dito po sa Lucas chapter 15, hinihiling ko po na magkaroon kayo ng pagkakataon na balikan ulit kung gaano kalaki ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, pag-iisipan natin ang salita patungkol sa kwento ng alibughang anak na bumalik sa loob ng tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay isang alibughang anak at ang kanyang ama. At ang pangalawang bahagi ay ang anak na bumalik sa tahanan at ang anak na nasa labas ng bahay. At ang pangatlong bahagi ay ang bagong tao at mabubuting tao. So gaya po nito na may maliliit na paksa, pag-isipan natin ang mga nilalaman tungkol sa alibughang anak mula sa Lucas chapter 15 ng detalyado. Tinan po natin yung Lucas chapter 15 verse 12. Tinan po natin sa screen. Sabi diyan, sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin," at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at dooy nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Ipapaliwanag ko po ang talatang ito. Mayroong tatay ng dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababatang anak na lalaki, "Hindi na ako makapaghihintay hanggang sa pumanaw ang aking ama. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang kayamanang nauukol sa akin." Iniisip natin na karamihan sa mga ama ay hindi mabibigay ng kayamanan kung ganito ang sasabihin ng kanilang anak. Gayunpaman, sabi, at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Sinabi po ng Biblia, hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Dito ang salitang pag-aari ay sa Latin ay bios. Ang bios na ito ay sinasabi bilang bayo sa English. Maaaring naririnig na natin ang tungkol sa bayo ng maraming beses. Biology, biochemistry, at kasunod ay biotechnology, biorhythm. Sa mga salitang ito, ginagamit natin ang bayo. Kaya ang orihinal na kahulugan ng pag-aari ay may kahulugan na buhay. Ang kahulugan ng buhay ay lumawak at ipinahayag ito bilang kayamanan. At dito ay tinatawag itong pag-aari. Hinati ng ama sa nakababatang anak ang kayamanan na mayroon siya. At makaraan ng mga araw, naglakbay itong nakababata sa malayong lupain. Gaya po nito, ang salita ay nakasulat. Ito ang tinanggap ng nakababatang anak mula sa ama. Ito ang pag-aari ng ama na tinatawag na buhay. Sino ba ang tinutukoy dito na anyo ng nakababatang anak? Ito ay kayo at anyo ko. Ang anyo ng lahat ng makasalanan na isinilang
mula pa noon, magmula pa noon, kayadan. Kaya lahat ng makasalanan ay dumating sa mundong ito na mayroon pong buhay ng Diyos. Ang bukal ng buhay ay wala po sa atin. Ang bukal ng buhay ay wala sa atin. Ang bukal ng buhay sa Biblia, sa mga awit 36 sa verse 9, ay nagsasabing ang bukal ng buhay ay nasa Panginoon. Ang bukal ng buhay ay wala sa mga tao. Ngayon, isa sa organic chemist ang sikat na si James M. Tour. Sinabi niya tungkol sa buhay na bagaman ngayon ang science ay umunlad na at ang AI ay nagpakita na, hanggang sa ngayon pa rin ay walang nakakaalam kung ano ang buhay. Ito ay tapat na patotoo bilang scientist. Nasa iyo ang bukal ng buhay. Ito ay hindi sa tao. Ibinigay ng Diyos ang buhay sa ating lahat. Kaya sinasabi sa Juan chapter 1 verse 4, sa kanya ang buhay. Ganito sinabi, na kay Jesus ang buhay. Nasaan ang buhay? Ang buhay ay na kay Jesus. At nasa Diyos. Sinabi pa ni Jesus na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa Juan chapter 14 verse 6, siya ang buhay, si Jesus ang buhay at ang Diyos ang pinagmumula ng buhay at ibinahagi ng Diyos ang buhay sa atin. Subalit matapos nating matanggap ang buhay, gaya ng salita ng Lucas chapter 15 sa verse 12, naligaw po tayo. Pasensya na po. Sa chapter 15 verse 12, naligaw po tayo. Matapos matanggap ng nakababata ang buhay, hindi nagtagal, pagkatapos na yun, tinipon niya ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Ang kahulugan nito ay, hindi ko na kayo makikita pa, Ama. Nagdalaman nito ng ganitong kahulugan. Noong tayo na mga makasalanan ay pinanganak sa mundong ito, hindi natin kailanman nalaman na mayroong Diyos. Kapareho po ito sa nakababatang anak na nagtungo sa malayong lupain, dala ang kanyang ari-arian na ibinigay ng kanyang Ama makaraan ng ilan lampung araw. At kung paano tayo ipinanganak bilang makasalanan at nabuhay ng walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ang lahat ng tao ay gaya sa mga awit 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Mula kanino sila naliligaw? Mula sa Diyos na siyang pinagmulan ng buhay. Kaya silang mga ipinanganak sa sanlibutan na malayo sa Diyos Ama, ay makasalanan, ikaw at ako. Gaya nito, lumalayo sila sa Diyos at nagsasabi, ayokong makita ang Diyos ni sumampalataya sa Kanya. Na may ganitong uri ng kaisipan, tayo pong lahat ay gaya nito. Sa Lucas chapter 15 verse 13, gaano nga kabuti ito kung ang nakababatang kapatid, nakababatang anak ay ginamit ng mabuti ang kanyang yaman sa malayong lupain. Subalit do'y nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Pag-isipan natin ang salitang maaksaya. Ang salitang ito ay tumutukoy sa walang kontrol na pagsasayang ng yaman. Ang kamangmangan na walang kontrol o katakawan o kalayawan, may kamangmangang nilustay niya ang kayamanan ng kanyang Ama. Tinutukoy ng Biblia ang buhay bilang pag-aaksaya. Hindi niya nalaman kung gaano kahalaga ang yamang ito sapagkat hindi niya ito nakuha sa pamamagitan ng kanyang pawis. Kaya ginamit niya ito ng walang ingat, walang kontrol, ng may katapangan subalit walang saysay. Kung lulustayin mo ang yaman mo na kagaya nito, sa huli ay malulustay mo ito ng mabilis. Gaya nito, tayo rin ay maaksaya sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. At ang ibig sabihin nito ay hindi natin ginagamit ang ating buhay para sa walang hanggang mundo, para sa buhay at para sa Diyos. At para malaman ang katotohanan, kundi namuhay lamang tayo para sa pisikal, sa praktikal, at sa makamundong mga bagay sa sanlibutan. Eh brothers and sisters, pagkatapos na mamuhay ng ganito, isang araw kayo ay tatanda, magkakasakit, at biglang mamamatay. Ang ganitong buhay ay maaksayang pamumuhay. At do'y nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay
Sa verse 14, nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya'y nagsimulang mangailangan. Sa huli nalaman niya kung ano ang kagutuman at kahirapan. Kaya ang mga tao na palaging kumakain ng husto ay hindi nauunawaan ang kagutuman at kahirapan. Nauunawaan po ba nila? Ang nakababatang anak na ito ay namuhay ng lubos sa pamamagitan ng kayamanan ng kanyang ama. At sa huli, naunawaan niya kung ano ang magutom at maghirap at ang kahirapan pagkatapos niyang gamitin lahat ang kanyang yaman. Paano naman tayo? Sa sarili nating paraan, iniisip natin sa sarili natin na tayo ay nakakakain ng maayos, namumuhay ng maayos at mayroong kakayanan. Kapag mayroon pumupuri sa atin at itinataas tayo, ganito yun. Subalit, sa paglipas ng panahon, tayo ay tumatanda at nagkakaroon ng sakit at balang araw ay mamamatay. Ganito man sa Lucas 15, verse 15 at 16, kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalata na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nabibigay sa kanya ng anuman. Brothers and sisters, huwag natin kakalimutan ang mundong ito. Ang mundong ito na isinumpa ng Diyos kung saan maging ang mga pinagbalatan ay hindi ibinibigay sa mga baboy. Ang sanlibutan ay pinupuri tayo sa maraming paraan kapag tayo ay may kakayanan, bata pa, at may nagagawang mga bagay. Kung paanong ikaw ay napakamaabilidad, babayaran kita at pararangalan sa iyong trabaho. Subalit ang oras ay hindi kasing haba ng iniisip mo. Sa isang kisap mata, may mas maabilidad at gifted na mas bata ang maaaring pumalit sa iyong posisyon. Pagkatapos, ang kumpanya o organisasyon na pinagkatrabahuan mo ay mai-rekomenda sa iyo ng voluntary resignation kasama ng ilang halaga ng pera na sinasabi na kailangan mo nang magpahinga. Ang ganitong larawan ay gaya ng nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Ito ang mundo kung saan tayo nabubuhay. Mga kapatid, ang mundong ito kung saan tayo nakatira ay hindi isang lugar kung saan komportable at madaling kumita ng pera. Subalit, habang paparating ang oras, ginagawa ng Diablo ang mundong ito bilang isang lugar kung saan maaari tayong kumita ng pera ng madali at komportable sa pamamagitan lamang ng pagsasaya sa buhay na walang ginagawa. Ito po ay peke, ang mga tao'y nadadaya. Kung babasahin ninyo sa Genesis chapter 3 verse 17, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kailangan nating magsikap sa pamamagitan ng mabibigat na paggawa sa pamamagitan ng mabigat na paggawa. Kaya na sinasabi sa Biblia, sa Awit 128 verse 2, kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito ay magiging mabuti sa iyo. Sinasabi po ng Biblia sa ikalawang Tesalonica 3 verse 10, sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho ay huwag din naman kumain. Kung ganon, tama na magsikap at magpagal tayo dito sa mundo na isinumpa ng Diyos. Subalit, sa mga huling araw ng mundo, mula sa mundo kung saan nakakakain tayo sa pamamagitan ng mabigat na paggawa, ang Diablo ay gumawa ng mundo kung saan ang tao ay kikita ng pera sa pamamagitan ng lahat ng uri ng kasalanan. Nang walang ginagawa, ito mismo ang mundo kung saan tayo nakatira ngayon. Kaya tama na palagi tayong paalalahanan ng talatang ito sa ating puso na kahit na may pagnanais na po na ng tiyan, walang sino man na nagbibigay kahit man lang pinagbalatan ng kinakain ng baboy. Kapag ang pangalawang anak ay humarap sa ganitong kahihinatnan, magsisimula siya magkaroon ng puso na nagsisisi. Kaya sa verse 17 siya ay natauhan. Gaya nito, ganito yung sinabi, hindi po ba? Sa Biblia, siya ay natauhan. Ibig sabihin, bumalik siya sa katinuan. Bumalik siya sa kanyang katinuan. Kaya siya na namuhay ng walang kontrol, na umalis at lumayo sa kanya, lumayo na kasama ang ari-arian ng kanyang ama, siya ay wala sa tamang katinuan. Gayun din naman, ang ikalawang anak ay namuhay ng walang katinuan. Tayo ay wala sa katinuan noon, pero noon ay hindi pa ligtas. Hindi natin alam at hindi natin naisip kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at kasinungalingan. At tayo ay nakatadhana na makita ang katapusan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sakit at kamatayan.
Kapag ang isa ay humaharap sa kamatayan, ang tanging iniisip lang niya ay tungkol sa kahulugan ng buhay. Bakit siya nabubuhay ng napakahirap? At kung siya ba ay nabubuhay lamang dahil pa siya ay hindi pa siya namamatay? O kaya ay nagtatanong siya kung ang buhay ay natatapos lamang ng ganito? O may kasunod pa pagkatapos ng kamatayan? Masigit niyang tinatanong ang mayroon ba talagang Diyos, gaya ng sinasabi ng Biblia? Kung mayroong Diyos, makakapunta ba ako sa langit na namuhay ng kagaya nito? O di kaya ay sa impyerno? Ito ang mga uri ng pangunahin na pangkalahatang katanungan. Ang mga mahalagang katanungan ay dapat dumating sa isip natin. Sapagkat ito ay tamang kaisipan. Sabi sa verse 17, ang aking ama. Sa wakas, naisip niya ang kanyang ama. Umalis siya at nagtungo sa malayong lupain na sinasabi na hindi na niya muling makikita ang kanyang ama kasama ng mana na ibinigay ng kanyang ama. Subalit pagkatapos lamang ng ilang araw, sa pinakahamak na sitwasyon na naranasan niya, naisip niya ang kanyang ama. Mga kapatid, gayon din naman, kapag humarap tayo sa kamatayan, una nating naiisip ang Diyos. Ako ay nabuhay na nag-iisip na walang Diyos, subalit paano kung mayroon? Kapag tayo ay nasa mapanganib na sitwasyon, ang tao, kahit na maging ang mga hindi mananampalataya, ay tunay na nananalangin sa kanilang Diyos. Sila ay nananalangin kay Buddha, sa Diyos, kay Allah, at sa lahat ng mga tinatawag na Diyos. Maging sa mga bituin at sa langit ay nananalangin sila. Sa katunayan, ano ang dapat na mangyari sa kanila? Dapat nilang tunay na pag-isipan ang tungkol sa Diyos. Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Sa huli ay naisip niya ang kanyang ama at ang bahay ng kanyang ama at inisip niya ang tungkol sa kanyang sarili. Ngunit ako rito ay namamatay sa gutom. Bakit ako nagkaganito? Bakit halos mamatay na ako sa gutom? Ang bahay ng aking ama ay may sapat na pagkain, subalit bakit naging ganito ako ngayon? Ito ang oras na naunawaan niya na siya ay mali. Naunawaan niya na ang iwan ng kanyang ama ay isang kasalanan. Ito ang pagkaunawa na ang buhay na walang pagkakilala sa Diyos ay isang kasalanan. Ang pangunahing kasalanan ayon sa Biblia ay ang hindi pagkilala sa Diyos. Nasusulat na ang pag-iwan sa Diyos na siyang bukal ng tubig na buhay ay isang kasalanan sa Biblia. Sa Jeremias chapter 2 verse 13, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay. Ito ang pinakamalaking at pinakapangunahing kasalanan. Gayunpaman, ang immature na anak na ito ngayon ay iniisip na ang tungkol sa kanyang ama at nagsimulang pag-isipan ang kanyang sarili. Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito ay namamatay sa gutom. Bakit halos mamatay na ako sa gutom ngayon? Sapagkat nagkasala ako sa aking ama. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking hasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Kaya mga kapatid, ang paggawa ng kasalanan ay hindi lamang pangkaraniwang paggawa ng kasalanan sa harap ng Diyos, ni sa harap ng mga tao lamang. Sa katunayan, direkta itong nangyari sa pagitan ng relasyon ng mga tao. Tama po ba? Kaya ang aking paggawa ng kasalanan ay paggawa ng kasalanan sa pagitan ko at ng mga taong may relasyon sa akin. Kung magagalit ako sa mga taong may kaugnayan sa akin, kung magsisinungaling ako sa mga taong may kaugnayan sa akin, at kung magsalita ako ng masasamang salita sa kanila at magnakaw, gayunpaman, ang paggawa ng kasalanan sa iba, sa huli ay paggawa ng kasalanan kanino po? Ito ay paglabag sa kautosan ng Diyos. Ito ay paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, alam natin na sa huli ito ay paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya, ito rin pangalawang anak. Sa verse 18, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Nag-isip ng ganito, hanggang dito po. Ito ang naisip niya. Ito ay isang nagsisising puso. Pusong nagsisisi. Habang mayroon siya nitong nagsisising puso, ang susunod na bagay na dapat gawin ng pangalawang anak ay dapat niyang gawin ng maayos ang gawa ng pagsisisi. Ito ay dapat kahit na mayroon tayong pusong nagsisisi, mayroong mga pagkakataon na ang pagsunod sa gawa ng pagsisisi ay hindi sapat na nararapat. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga Israelita sa Jeremias chapter 4 verse 1, Kung ikaw ay manumbalik o Israel, sabi ng Panginoon, sa akin ka dapat manumbalik. Sa akin, bakit? Dahil pumunta tayo sa mga lugar na hindi nararapat. May puso tayong bumalik. Ang mamuhay ng ganito ay mali. Mayroong puso na nagsisisi. Ngunit pumupunta sila sa ibang lugar.
Ang mga Israelita, maraming beses silang naging ganito. Ito ay nangyari rin sa ating henerasyon. Ah, ang mamuhay ng ganito ay hindi pumumuhay ng nararapat, sabi nila. Ano ang mangyayari kung mayroon talagang susunod sa mundo na mundo pagkatapos ng kamatayan? Paano kung ang langit at ang impyerno ay totoo? Ngunit bagaman iniisip nila ang patungkol sa kanilang buhay matapos ng kamatayan, hindi sila bumabalik sa Diyos na nasa Biblia, kundi pumupunta sa kakaibang Diyos. Bagaman mayroong puso nagsisisi, tiyak na may pagkakataon ng maling gawa ng pagsisisi. Kaya kung titingnan po natin ang pangalawang anak sa verse 19, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Ang susunod na bagay na ginawa ng ikalawang anak ay siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Ito ang tunay na nanarawan ng pagsisisi. Sinabi ng Panginoon sa Marcos chapter 1 sa verse 15, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang kanyang sinabi, tama ba? Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Tingnan ninyo ng mabuti itong talatang ito ng Biblia. Marcos chapter 1 sa verse 15, na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Manampalataya sa Ebanghelyo. Sinabi niya na kailangan nating manampalataya sa Ebanghelyo. Kung gayon, kanino ito sinabi ni Jesus? Sa mga tao na hindi pa rin nananampalataya sa Ebanghelyo. Siyempre, hindi nauutusan ni Jesus ang mga mananampalataya ng Ebanghelyo na manampalataya sa Ebanghelyo. Ang mga tao na hindi pa rin nananampalataya sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa mga taong hindi pa rin nananampalataya na manampalataya sa Ebanghelyo. Gayunpaman, upang manampalataya sa Ebanghelyo, ano ang dapat na mangyari? Magsisi muna ayon sa salita ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng pagsisisi ay manumbalik. Ito'y manumbalik sa Diyos. Kung ikaw ay manunumbalik, o Israel, sabi ng Panginoon sa akin, ka dapat manumbalik. Ang pangalawang anak ay bumalik sa kanyang ama sa parehong proseso. At siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Mayroon siyang pusong nagsisisi at gumawa ng tamang gawa ng pagsisisi. Bumalik siya sa Diyos Ama. Tama po? Ngunit, habang pabalik siya sa kanyang ama, sa verse 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit, habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinaggan. Kaya habang pinag-aaralan ko itong mga talatang ito, natuklasan ko ang patungkol sa gitnang silangan. At nalaman ko na sa sinaunang gitnang silangan, ang ama ng bahay ay hindi kailanman tumatakbo. Sinabi sa tanging alipin lamang, sinasabi po na tanging alipin lamang ang tumatakbo. Ayon sa kanila, ang ama kahit na sa panahon ng kagipitan o sa agarang sitwasyon ay hindi tumatakbo. Ngunit itong ama ay tumakbo. Opo, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya, ang ama ay tumakbo, niyakap siya at hinaggan. Ang bahagi na dapat natin pag-isipan ay, ang kanyang anak ay bumalik sa kanyang ama nang siya ay isa ng pulubi. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako tatanggapin ng aking ama? Sana tanggapin niya ako. Kahit na isang alipin na lamang. Habang nag-iisip siya ng ganito, siya ay pauwi na ng bahay. Nakatingin sa lupa, hindi makatingin sa bahay ng kanyang ama. Subalit nakakagulat, ang ama ang unang nakakita sa anak na pauwi at tumakbo at hinagkan siya. Ang ama ang unang nakakita sa kanyang anak. Hindi unang nakita ng anak ang kanyang ama. Ano ang dahilan kung bakit ang ama ang unang nakakita sa anak? Isaiah 30 verse 18, kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo, kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo, sapagat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Ang Panginoon ay naghihintay, ang Ama ay naghihintay rin. Naghihintay kanino? Sa pangalawang anak na umalis sa bahay. Bakit po? Dahil binamahal siya ng kanyang ama. Magmula kailan? Magmula nang umalis ang anak sa bahay. Ito ang pag-ibig ng ama. Tama po? Matapos niyang mahanap ang pangalawang anak, agad na tumakbo ang ama at niyakap siya at hinaggan siya. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang isang alipin. Ngunit hindi naisip ng ama na sagutin ang kanyang anak at sinabi sa kanyang mga alipin sa verse 22, Dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Ito po ang kanyang sinabi dito. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa.
Ang pinakamagandang kasuotan mula sa lahat ng kasuotan ay ang damit ng kaligtasan. Sa Isaiah 61:10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao'y magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Kaya ang pinakamagandang damit, ito po ay ang damit ng kaligtasan. Nang si Adan at Eva ay pinalaya sa halamanan ng Eden, gumawa sila ng kasuotan mula sa mga dahon ng igos. Ngunit gumawa ang Diyos ng kasuotang balat para sa kanila, binihisan sila at pinalaya sila. Ang kasuotang balat ay si Jesucristo, ang damit ng kaligtasan. Kaya mula sa mga kasuotan, ang pinakamahalagang kasuotan at pinakamagandang kasuotan ay ang damit ng kaligtasan. Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa Kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang Kanyang daliri at mga sandalyas ang Kanyang mga paa. Kaya sinabi ng anak sa kanyang ama na tanggapin siya bilang isang alipin. Subalit ano ang sinabi ng kanyang ama? Hindi ka isang alipin, hindi ka isang alipin. Ikaw ay aking anak. Bagaman kinuha mo ang mga pag-aari ko at ginamit mo ang mga ito sa walang kabuluhan at bumalik dito katulad ng isang pulubi, ikaw ay anak ko. Nang iniligtas tayo ng Diyos at tinanggap tayo, hindi niya tayo tinanggap tulad ng isa sa mga anghel kundi bilang mga anak. Ito ay isa nakakagulat na katotohanan. Tinanggap tayo ng Diyos bilang mga anak. Kaya sinasabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. At ang sunod na salita ay, kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. Tayo'y kumain at magdiwang. Ang guyang ito ay isang espesyal na inihandang guya. Maraming mga hayop sa bahay ng aking ama, ngunit mula sa mga guya, pumatay siya ng pinatabang guya na espesyal na inihanda ng kanyang ama. Ang pinatabang guya. Kung paanong inihanda ng ama ang espesyal na guya para sa anak, gayon din naman, ang Diyos ay naghanda ng isang offering para sa atin. Sino siya? Siya ay si Jesucristo. Ang ama ay pauna ng naghanda upang patawarin ang mga kasalanan ng kanyang anak mula ng sandaling umalis siya ng bahay. Sinabi niya, patayin ninyo ang pinatabang guya. Patayin ang pinatabang guya. Sa Isaiah chapter 25 verse 6, at sa bundok na ito ay gagawa At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Isang kapistahan ng mga nilumang alak, ang laman at dugo ni Jesucristo na inihanda na nang una bago itinatagal sa libutan. Inihanda ng Diyos ang pista ng kaligtasan sa pamamagitan po nito. Kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. Ibig sabihin nito na si Jesucristo ay inihanda na nang una bago itinatag ang sanlibutan. Kaya sa Lucas 15 verse 23 hanggang verse 24, at kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Ito ang pangunahing nilalaman na gusto nating pag-aralan. Itong pangalawang anak. Ang pagbalik ng alibugang anak ay ang ating kalagayan. Tayo ay mga makasalanan at isinilang tayo sa mundong ito na hindi nakikilala ang Diyos. Sinayang natin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa walang kabuluhan at nabuhay sa walang kabuluhan. Nabuhay tayo para sa mga bagay na makamundo, makalaman at mga bagay na nasisira. Hindi tayo nabuhay para sa tunay na buhay, sa tunay na katotohanan, para sa buhay na walang hanggan. Ito ay isang walang kabuluhang buhay. Ngunit, narinig natin ang salita ng Diyos at nalaman natin na ang Diyos ay naghihintay sa atin at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at bumalik tayo sa Diyos. At sa panahong ito, tinanggap tayo ng Diyos. Kaya naman sinasabi rin ng Biblia, Isaiah 44 verse 22 sa screen, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Pinatawad ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan at naghihintay siya sa atin. Sinugo ng Diyos Jesus na inihanda ng Diyos bago itinatag ang sanlibutan upang patawarin ang ating mga kasalanan. At kinuha ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan at namatay doon sa krus.
Kaya sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang daligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ipinasa ng Diyos kay Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa inaharap. Hinatulan ng Diyos si Jesus na nagpasa ng lahat nating mga kasalanan sa halip na tayo. Kaya, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Isaiah 53 verse 5. Si Jesus ay hinagupit, tinusok ng pako at namatay sa krus para sa akin. Siya ay hinatulan sa halip na ako. Kaya sa 1 Pedro 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay minsanang nagdusa dahil sa mga kasalanan, isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, si Jesus ay walang dahilan upang mamatay sa krus. Bakit po? Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. 1 Juan 3 verse 5. Bakit namatay ang walang kasalanan si Jesus? Namatay siya para sa akin. Bakit siya namatay para sa akin? Ginuha niya ang lahat ng aking mga kasalanan. Kaya sa Biblia, si Jesus ay namatay para sa akin. Paulit-ulit na inuulit ng Biblia ang mga salitang iyon. Sinabi sa Tito chapter 2 verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Kaya si Jesus ay namatay para sa akin doon sa krus. Paulit-ulit po na sinabi ng Biblia ang katotohanan ito. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Roma 5.19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, dahil sa pagsuway ni Adan, kayo at ako ay isinilang ng mga makasalanan. Kaya, ang kapatawaran ng mga kasalanan ay nagsimula rin sa isang tao. Gayun din, sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Gayun din po sa ikalawang Korinto 5 verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Sino po yung siya? Siya ay si Jesus. Ang salitang para sa atin ay inulit sa Biblia. Si Jesus ay namatay sa krus para sa akin. Bakit po? Para iligtas ako. Kaya tinanggap ng Ama ang kanyang ikalawang anak. Ano ang sinabi niya nang tanggapin niya ang kanyang ikalawang anak? Verse 23, kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang. Ang taong gumuhit ng pangyayaring ito ay si Rembrandt. At nagpinta siya ng ganito. Nakita niyo na po ba ito? Ito po ay ginawa ni Rembrandt. Tinawag niya ito, tingnan po ninyo ang itsura ng ikalawang anak. Siya'y walang sapatos at ang kanyang damit ay sira na. Niyakap ng tatay ang kanyang ikalawang anak at ang kanyang nakatatandang kapatid ay nakatingin sa kanya. Kung titingnan po ninyo ng maigi ang larawang ito, una sa lahat, kung titingnan po ninyo ang larawan ng tatay, ang mata ng tatay ay wala sa focus. Bakit hindi nakafocus ang mata ng tatay? Bakit po? Yung mga mata niya ay hindi nakafocus. Si Rembrandt ay namatay sa edad na 63. Subalit si Rembrandt ay nagkaroon ng 5 mga anak. May 3 anak na lalaki at 2 babae. At sila, lahat sila ay namatay. At ang kanyang asawa ay namatay sa harapan niya. Si Rembrandt ay may mabuting buhay bilang kilalang pintor ng kabataan niya. At pagkatapos ipininta niya ang kanyang sarili na imahe at larawan ng kanyang ikalawang anak na naging lubos na maaksaya. Subalit nang siya'y namumuhay ng ganito, ang kanyang mga anak ay isa-isang namamatay. Kaya siya'y namuhay pa ng higit na kahiyahiya. Pagtagal, ang kanyang asawa naman ang namatay at siya'y nagkasakit. At ito ang painting na iginuhit niya bago siya namatay. Ang nais ni Rembrandt ay ipakita sa kanyang drawing ang puso ng isang ama bilang tao at puso ng ama bilang Diyos. Sinabi niya na sinasabi sa atin ng Biblia na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Kung gayon, ano ang pinakakatulad ng larawan ng Diyos?
Para daw itong isang ama na naghihintay sa kanyang anak na namumuhay sa makasayang pamumuhay. Nang makita niya ang kanyang anak na lalaki at anak na babae na namamatay ng ganoon, nabasa niya ang puso ng Diyos ng panahong iyon. Naunawaan niya ang puso ng Diyos ng panahong iyon. Ah, ganito ang puso ng ama para maibalik sa tamang landas ang kanyang anak. Naunawaan niya ito. Naunawaan po ito ni Rembrandt. Bakit po? Dahil siya'y namuhay din sa maaksayang pamumuhay. Kaya ang mukha ng ama na ito ay may anyo ng malungkot na amang naghihintay ng anak. Hinihintay niya ang kanyang anak na umalis ng bahay hanggang sa mawala ang kanyang mga paningin. Kung ganoon, sino ang naghihintay na katulad niya? Siya ay ang Diyos. Ang Diyos. Oo, tama po. Ang amang iyon ay hindi na maayos ang paningin. Ngunit kahit na ang kanyang anak ay napakalayo para makita, ngunit napansin niya agad. Gaanong kahanga-hanga ang kanyang pag-ibig? Opo, ang anak na iyon ay bumalik sa kandungan ng kanyang ama at humingi ng kapatawaran at sinabi niya sa Diyos, ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Sinabi ng ama, hindi, hindi ka alipin, ikaw ay aking anak. Ganito ang sinabi niya, tama po? At kung titinan po natin ang dalawang kamay ng ama na nakayakap sa kanyang anak, ay magkaiba ang dalawang kamay po na ito. Dito ang kanang kamay ay malambot, ngunit ang kaliwang kamay ay matigas na kamay ng lalaki. Ibig sabihin nito, ipinapakita dito ang pag-ibig at katwiran ng Diyos. Ang dahilan kung bakit muli siyang tinanggap ng ama bilang anak ay hindi lamang dahil siya ay anak, kundi dahil pinatawad na din ang kanyang mga kasalanan. Sino ang nagpatawad? Dahil sa anak na ito, ang walang kasalanang tupa at guya ay namatay. Sino po ang namatay para sa atin? Ang anak ng Diyos, si Jesus na inihanda na ng Diyos bago pa man ang paglikha na namatay upang ako ay matanggap na anak ng Diyos. Ito po ang katwiran ng Diyos. Bakit po? Ang katwiran ng Diyos ay dapat mamatay ang makasalanan. Ang kasalanan ay hindi basta mapapatawad. Mayroon dapat mamatay. Sa kabaliktaran nito, ang pag-ibig ng Diyos ay kayang magpatawad ng lahat ng uri ng kasalanan. Ito ay lubos na magkasalungat. Sa kabaliktaran ito ay kamangha-manghang pinatawad niya ang anak, tayo tinanggap niya. Anong kabaliktaran na bagay ang sabay na nagawa ni Jesus doon po sa krus? Ang krus ni Jesus ay pinatawad ako ng makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay lubos na natupad sa pamamagitan po nito. Ibig sabihin nito, pinasa ni Jesus ang aking kasalanan. Ito ang katwiran ng Diyos. Siya ay hindi nagkasala sa paningin ng kautusan at siya ay walang kasalanan. Ganito ako perpektong iniligtas ng Diyos. Ang ama na ito ay naghanda ng munting hayop upang patawarin ang kasalanan ng anak at naghintay siya hanggang sa bumalik ang kanyang anak. Bumalik ka sa akin, bumalik ka sa akin. Magmula kailan? Simula nang umalis ang kanyang anak sa bahay. Bakit po? Kahit na dinala niya ang kanyang kayamanan, ang kayamanan ng kanyang ama at lumayo sa kanya, ngunit alam ng ama kung paano siya mabubuhay at alam na siya ay magiging miserable. Alam ng Diyos ng advance kung paano mabubuhay sa mundong ito ang makasalanan na hiwalay sa Diyos at kung anong uri ng kasalanan ang kanyang magagawa at siya mapupunta sa impyerno. Kaya siya ay naghihintay. Hindi lamang siya naghihintay kundi inihanda din niya ang tupa si Jesucristo na makapagpapatawad sa aking mga kasalanan. Kaya nais sa katuparan ng kaligtasan at tinatawag niya tayo upang bumalik. Kaya sa himno mayroon pong isang awit. Sabi ho dito, come home, come home. You are weary at heart, for the way has been dark and so lonely and wide. Ang ating buhay ay nakakapagod. Ang landas ng ating buhay ay napakadilim at papanganib. Habang tayo ay nabubuhay, nararamdaman natin na napakamapanganib ang ating buhay. Sa Deuteronomy 8 verse 15, na siyang pumapatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan, at tigang na lupa na walang tubig. Kaya ganito ang ating buhay parang ilang kung saan tayo nabubuhay. Alam ng Diyos na ang mga tao ay namumuhay ng ganito. Kaya siya'y tumatawag, itigil mo ang buhay sa ilang at bumalik ka sa bahay ng ama kung saan mayroong saga ng pagkain. Hindi po ibig sabihin na siya'y tumatawag ng hindi man lang nakapaghanda. Siya'y naghanda
ng walang kasalan at banal na hayop upang patawarin ang kasalanan ng anak at tayo'y tinatawag na bumalik. Come home, for we watch and wait, and we stand at the gate while the shadows are piled. Hanggang sa lumubog ang araw, ang Diyos ang naghihintay hanggang sa ako'y bumalik, hanggang sa ako'y bumalik. Mga kapatid, kayo po ba ay naghihintay na sa isang tao? Napakahirap pong maghintay ng isang tao ng matagal. Kaya mayroong isang sikat na lyrics ng kanta na I get tired to wait, I get tired to cry. Ganito ang sinasabi ng kanta. Ang maghintay ay napakahirap tiisin, lalo na kung ang hinihintay natin ay ang taong minamahal natin. Mga kapatid, kung ang anak ang unang mamatay kaysa ama, napakahirap po talaga nito sa puso ng ama. At kung ang anak ay may sakit, kaya kung siya ay na-admit sa ospital ng isang taon, dalawang taon o tatlong taon sa ospital, ang puso ng ama ay napakahirap na tinitiis ang sitwasyong iyon. Gayunpaman, kaninong puso po ito? Kaninong puso po ito? Ito po ang puso ng Amang Diyos. Sa Mateo chapter 8, sa verse 1 hanggang 3, nang si Jesus ay nagbahagi ng sermon sa bundok at bumaba, may isang ketongin ang lumapit sa kanya at nagsabi sa verse 2, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Nang sandaling ito, sinabi ni Jesus sa verse 3, ibig ko, maging malinis ka. Talagang nais ni Jesus na pagalingin ang ketongin kaysa sa ketongin na siya ay gumaling mula sa kanyang sakit. Ang Diyos ay talagang nagnanais na bumalik ako sa Kanya higit kaysa pagnanais kong bumalik sa Amang Diyos. Gayunpaman, hindi natin alam ang tungkol dito at nabuhay sa mundong ito. Ang naghihintay hanggang sa lumubog ang araw ay ang Diyos. Naghihintay siya hanggang sa pagbabalik ko hanggang lumubog ang araw. Sa lugar kung saan may pag-uusig at may kasalanan, maaari tayong matukso. Saan po ito? Ito ang mundo kung saan tayo nakatira ngayon. Ang mundong ito kung saan tayo nakatira ngayon ay patungo sa labis na nakakatakot na mundo. Ang 7 taon ng kapighatian ay malapit na rin pong dumating. Kaya mga kapatid, tinampunin nyo ngayon. Sa wakas, ang mundong ito na tinitirahan natin ay ang mundong nasa Apokalipsis chapter 13. Ito po ay natupad. Ano po ba ang Apokalipsis 13? Ito ang mundo na kung saan ang Antichrist ay namumuno sa buong mundo. Walang sino man na makakabili o makapagbibili kung walang tanda. Ibig sabihin ng mga tao ay makapagbibili o makakabili pagkatapos sila makatanggap ng tanda o ng marka. Ito po ay naihanda na ngayon. Tama po ba? Ang ekonomiya ng mundo ay bumabagsak dahil sa COVID-19. Kaya maraming mga bansa ang naglabas ng napakaraming pera upang maibangon ang ekonomiya. Kaya ipinatupad na ngayon ang quantitative easing. Pagkatapos po ng dalawang taon dalawang taon na ang nakalipas mula nang nagsimula ang COVID-19. Ang sitwasyon po ay mas mabuti na ngayon. Kaya anong nangyayari ngayon? Mayroong hyperinflation sa mundong ito. Alam niyo po, sa US Federal Reserves ay nagtaas ng mga rate ng isa pang 0.75% na higanting hakbang mula noong July 28, tatlong araw na nakakaraan. Ang dahilan? Noong July, ang CPI para sa US, yung Consumer Price Index, ay higit sa 9.1%. Sinasabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 40 years. Wala silang pagpipilian kundi itaas ang mga rate ng interest upang makasabay sa presyo ng mga consumer. Kaya ang mga rate ng interest ay mabilis na tumataas ngayon. Ang mga may utang ay nag-aalala tungkol dito. Paano natin sinasabi? Bago mag-pandemic, meron pong zero interest rate. Magpapahiram ako ng pera sa iyo, hindi ako tatanggap ng interest. Maaari mong gamitin yan ng walang interest. Subalit ngayon, ano pong nangyayari? Ang mga rates ng interest ay patuloy na tumataas. Kinukuha nila ang pera. Pagkatapos, ang pera ng tao sa buong mundo ang mapupunta sa mga partikular na tao na lamang. Pagkatapos, ang mga middle class ay mawawala. Ang pera ay patungo hindi sa pinakamataas na 1%, kundi sa pinakamataas na 0.1%. Lahat tayo nabubuhay sa ganitong uri ng mundo ngayon. Malapit nang dumating ang panahon ng kapighatian. Kailangan ninyong tingnan kung saan kayo nabubuhay ngayon. Kailangan ninyong tingnan ang ekonomiya. At anong ginagawa natin doon? Marami tayo nagagawang kasalanan. Nabubuhay tayo sa paraang nalinlang tayo ng lahat ng uri ng panlilinlang ng Diablo. Mga pandaraya ng mga tao. Ang Amang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa atin na nabubuhay sa ganitong mundo. Umuwi ka na. Bumalik ka sa bahay ng iyong ama kung saan ang lahat ay sagana. Ikaw na umalis sa bahay, bumalik ka. Ito ang puso ng Amang Diyos. Ang puso ng Amang Diyos
Hinihintay niya tayo ng may ganitong puso. Hinihintay niya tayo ng labis na siya ay naging bulag. Iyan po ang puso ng Amang Diyos. Hanggang ngayon ay nabubuhay tayo nang hindi nalalaman ang puso ng Diyos. At namuhay tayo ayon sa ating kagustuhan nang wala ang Diyos, na nagsasabing walang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na tumatanggap sa alibugang anak. Kung iisipin ninyo ito, ang Diyos ay labis na nagpapatawad. Ang dahilan kung bakit siya labis na nagpapatawad ay ang kanyang pag-ibig sa mga taong tulad ng mga surot at uod na walang kapalit, na walang katumbas. Tama po? Ano ang ibig sabihin ng nagpapatawad? Nangangahulugan nito na ibinigay ang lahat ng walang kondisyon. Lahat ay pinatawad. Subalit kanino ba ginugol ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Ibinigay niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Ibinigay ng Diyos para po sa atin ang kanyang pag-ibig. Ginamit ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng gayong paraan. Sinayang ng anak ang kayamanan ng kanyang ama, subalit ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig na gaya ng kanyang buhay para sa mga makasalanang kagaya ko. Walang sinayang na anuman. Bakit po? Upang iligtas ako, para dalhin ako sa tahanan. Kaya mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos ay nasasayang sa gayong paraan sa kadahilanan kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa Diyos. Hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos ang mga tao. Ito ang iniisip natin tungkol sa Diyos. Kung titingnan po natin sa Job sa chapter 21 sa verse 15, ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami sa Kanya ay manalangin? Tingnan natin, Job chapter 21 verse 15. Ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang namin kung kami sa Kanya ay manalangin? Sino ang Diyos para paglingkuran ko siya? Gayunpaman, mahal ako ng Diyos. Gayunpaman, masigasig akong tinatawag ng Diyos. Kung titingnan po natin sa Jeremiah chapter 7 verse 12, ganito ang sabi ng Diyos. Paumanhin po, Jeremiah 7 sa verse 12. Paumanhin po, hindi ko maiisip ito ng biglaan. 7 verse 12. Sabi sa Jeremiah chapter 7, sa hindi po sa verse 12, kundi sa verse 13, at ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, at nang ako'y nagsalita sa inyo na bumabangong maaga at nagsasalita, ay hindi kayo nakinig at nang tawagin ko kayo, hindi kayo sumagot. Dito po sa Jeremiah chapter 6 verse 10, itinuring niya ang tinig ng Diyos bilang isang sumpa sa kanila. Ang salita ng Panginoon sa kanila ay kadustaan, ito'y hindi nila kinaluluguran. Bakit mo ako sinusumpa? Bakit ako pupunta sa impyerno? Sabi nila, "Oy, kung pumunta ka sa daang iyon, ito'y impyerno. Ngunit ang mga taong nakakarinig dito ay labis na nababalisa. Bakit mo ako sinusumpa? Bakit ako pupunta ng impyerno?" Sabi nila. Ito'y tulad ng kung ano ang ginagawa ng sambahayan ng Israel tungkol sa Diyos at kung ano ang ginagawa natin tungkol sa Diyos. Gayunpaman, hindi ako pinabayaan ng Diyos na mawala hanggang sa huli. Awit 73 verse 11. At kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa kataas-taasan? Pinag-uusapan natin ng tungkol sa Diyos ng ganito. Sinasabi rin sa Awit chapter 50 verse 21, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo. Iniisip nila na kapareho ng Diyos ang kanilang pag-iisip. Iniisip nila na ang antas ng Diyos ay pareho sa kanila. Gayunpaman, mahal ako ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 5 verse 12, sila'y nagsalita ng kasinungalingan tungkol sa Panginoon at kanilang sinabi, wala siyang gagawin, pero mahal ako ng Diyos. Kahit na sinasabi natin tungkol sa Diyos ay ganito, mahal tayo ng Diyos. Kung titingnan po ito, walang tigil ang pag-ibig ng Diyos. Sa isang tulad ko, tulad ng surot at uod, hindi ba't kamangha-mangha ito? Hindi kayang kontrolin ng Diyos ang kanyang pag-ibig na ibigin ako. Mahal kayo ng Diyos nang walang makakapigil.
Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Kalakip ang walang katapusang pag-ibig, ibig sabihin ito, ng walang hanggang pag-ibig, walang limitasyong pagmamahal. Ginagamit ng Diyos ang kanyang pag-ibig ng walang tigil para sa mga makasalanang gaya ko, gaya ng surot at uod. Kaya mga kapatid, iyon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos ay tinawag na walang katapusang pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, walang limitasyong pag-ibig, walang kondisyong pag-ibig. Walang kondisyon. Ito ang sinasabi ng Diyos sa Jeremiah 31 verse 28 sa sambahayan ni Israel. Gayon ko sila binabantayan. Sabi ho dito, gayon ko sila binabantayan. Nang ibig sabihin ay pagmamasid sa isang bagay. Patuloy na binabantayan ng Diyos ang sambahayan ni Israel na lumalaban sa Diyos sa lahat ng uri ng masasamang salita. Kaya't sila'y binunot, winasak, ibinagsak, at sila'y nilipol. Ngunit binabantayan silang muli ng Diyos at binantayan ang kanilang kahabag-abag na kalagayan upang muling itayo at itanim sila. Hindi ba't kamangha-mangha po ito? Kaya't sa huli, pinatatawad niya ang ating mga kasalanan. 33 hanggang 34. Ngunit ito ang tipa na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan at hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Kaya kahit na sila tumalikod sa Diyos at nagsalita ng masama at gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan, minahal sila ng Diyos hanggang sa huli, kalakip ang walang hanggang pag-ibig. Babasahin ko po sa inyo sa Juan chapter 3 verse 16. Sabay na po tayo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig. Minahal niya ako ng ganito. Walang tigil akong inibig ng Diyos sa gayong paraan. Kaya mga kapatid, ganyan ako tinanggap ng Diyos bilang anak. Wala tayong masyadong oras, kaya balikan natin ang Lucas chapter 15 sa verse 25. Tingnan natin ang screen. Babasahin ko po sa Lucas chapter 15, magmula 25. Tingnan po sa screen, babasahin ko po, 25 hanggang 28. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating at paglapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Lumabas ang kanyang ama at nakiusap sa kanya. Lumabas ang ama at nakiusap sa kanya na sinasabi, anak, bumalik ang kapatid mo. Sabay na tayong pumasok. Sabay tayong pumasok sa aking handaan. Ngunit sabi sa Lucas 15 verse 29 to 32, subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglilingkod sa iyo at kailanman ay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ay ipinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan. Ngayon pag-isipan natin ng saglit ang kwento po na ito. Kung titinan po natin ang anyo ng panganay at pangalawang anak na lalaki, sinasabing ipinamahagi ng ama ang kanyang ari-arian sa sambahayan sa panganay at pangalawang anak na lalaki ayon sa pagkakasunod. Ngunit hindi mapapangalagaan ng pangalawang anak ang ari-arian ng kanyang ama
at sinayang niya ito ng labis at pinangalaga ang mabuti ng panganay na anak, ang ari-arian ng kanyang ama para sa kanyang bahagi. Gayunpaman, kung titinan po ninyo ang nilalaman ng kwentong ito, ang panganay na anak na lalaki ay nagkatrabaho ng maayos upang mapangalagaan ang ari-arian ng kanyang ama. Ngunit ang ari-arian iyon ay hindi pa niya pag-aari. Sa huli, ang pangalawang anak ay wala ng bahagi dahil naubos na niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama. At hindi pag-aari ng panganay sa kabila ng katotohanan ng pinangalagaan niyang mabuti ang ari-arian ng kanyang ama. Kung natanggap ng panganay na anak ang kanyang ari-arian, masasabi niya kaya sa kanyang ama, ako'y naglingkod sa iyo, gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Bakit nasabi ito ng panganay sa kanyang ama? Ang ari-arian ay pag-aari pa rin ng ama. Ang bahagi ng panganay na anak ay hindi pa niya pag-aari. Kung ari-arian niya iyon, maaari siyang manghuli ng batang kambing at kakain kasama ng kanyang mga kaibigan. Ibinabahagi ng kanyang ama ang sambahayan at pinangangalaga ang mabuti ng panganay na anak na lalaki, ang ari-arian. Ngunit ito ay pag-aari pa rin ng kanyang ama, hindi sa kanya. Ang kanyang bahay ay bahay pa din ng kanyang ama, hindi sa kanya yung kanyang bahay. Kaya nakita ng panganay na anak ang kanyang ama at na nagdiwang nang dumating ang kanyang nakababatang kapatid. Subalit, nang makita niya ang handaan, nagalit ang panganay. Ayaw niyang pumasok sa bahay. Hindi siya nasisihang pumasok sa bahay ng kanyang ama. Nagsasaya ang pangalawang anak sa piging ng kanyang ama kahit na inubos niya ang pag-aari ng kanyang ama sa walang kabuluhan at mapaglustay na paraan. Ang panganay na anak, bagamat binabantayan niyang mabuti ang ari-arian ng kanyang ama, ay hindi natuwa sa pagpasok sa bahay kung saan nagdaraos ang kanyang ama ng handaan. Mga kapatid, ito ang larawan ng dalawang taong nawala sa harapan ng Diyos. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang modelo upang ipaliwanag ang Israel at ang mga hintil, kundi dalawang tao ang nawala sa harapan ng Diyos. Ang unang anak na lalaki ay tumutukoy sa isang taong namuhay ng isang magandang buhay, namuhay ng malinis, o isang taong nagsusumikap sa simbahan, nagsikap na tuparin ang mabuti ang kautusan ng Diyos. Sinasabi nila na sinunod ko ang 10 utos, kaya bakit hindi ako makakapasok sa langit? Ngayon, kung titinan po ninyo ito, bakit ayaw pumasok ng panganay na anak sa bahay ng kanyang ama? Bakit ayaw pumasok ng panganay sa bahay na may handaan ng kanyang ama? Dahil siya ay may sariling katuwiran. Sinabi niya, hindi ba ako nagsumikap para sa aking ama? Sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ang pangalawang anak na lalaki ay pumasok sa bahay ng kanyang ama, ngunit ang panganay ay hindi pumasok. Hindi siya pumasok sa bahay ng kanyang ama. Inilarawan po ng pintor na si Rembrandt sa ganitong paraan. Kung titinan po ninyo rito, ganito ang itsura ng nakatatandang kapatid. Kung titinan po ninyo ang larawang ito, ang taong ito ang nakatatandang kapatid na lalaki. Ang larawang ito ay isang pinalaking anyo ng panganay na lalaki. Kakaiba ang mga kamay ng panganay sa larawan. Ang kamay na ito ay medyo maitim at ang kamay na ito ay medyo maputi. Dahil ito'y tungkol sa dalawang puso ng panganay na anak. Ang nakababatang kapatid na bumalik ng gayon ay tiyak na ang nakababata akong kapatid. Sinabi ng panganay na anak na dapat akong sumama sa handaan. Nasa puso niya ang gayon bilang panganay na anak. At pagkatapos ay sinabi niya, "Hoy, ang taong kumuha ng kayamanan ng kanyang ama at kinain ang lahat ng ito, nakasama ang bayarang babae, bakit ko tatanggapin ng tao iyon? Hindi pa kakaiba yung tatay ko? Hindi ba dapat natin siyang itaboy?" Ang puso na hindi mo pagpatawad ng panganay na anak, siya ay may dalawang uri ng pag-iisip. Ngunit ang panganay na anak ay may masamang puso na nagpahina sa kanyang mabuting puso. Subalit, kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman, ng ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Maging sa panahong ito na ating ginagalawan ngayon, ang mga tao sa mundo ay naninibugo sa mga Kristiyano na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan ng si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos at nabubuhay kasama ng isang malino na pag-asa para sa kaharian ng langit. Sabi ng mga peking Kristiyano, ilang dekada na ako nagsisimba, namuhay ng maayos, namuhay ng matuwid, sumunod sa mga utos, nagdarasal buong gabi at nagdarasal sa madaling araw, subalit hindi ako sigurado kung pupunta ako sa langit. Ang mga taong iyon ay dumalo lang sa Bible seminar, narinig ang Ebanghelyo, tapos sila ay pupunta sa langit, kalokohan ito. Kaya ang mga huwad ng Kristiyano ay walang pagpipilian kundi ang kamuhian ng mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabing sila ay ligtas. Mga kapatid, maaari rin mangyari ang ganito sa atin.
May ilan sa inyo na maaaring naligtas sa pamamagitan nitong summer retreat. Gayunman, may mga kapamilya kayo na napakasigasig sa simbahan. Nang sinabi ninyo sa kanila, nagpunta ako sa summer retreat at ako ay naligtas at may pananampalataya ako na makakapasok sa langit. Kung gayon, hindi sila masaya na gaya mo. Nagagalit sila. Kahit na ginawa ko ito, ay hindi pa rin ako sigurado makakapunta ako sa langit. Ngunit umatid ka lang ng Bible seminar ng ilang araw, nakinig sa salita, at pagkatapos makakapunta ka na sa langit. Bakit ka pupunta sa walang kwentang ganyang lugar? Nilalait nila tayo dahil sa maraming bagay. Ito po ay ang panganay na anak, ang nakatatandang kapatid. Kaya mga kapatid, isipin po ninyo ang anyo ng alibugang anak na ito at ang panganay na kapatid at ang kanyang puso. Eh, sa bayang ito, kung saan nakatira ang aking ama, ay mayroong alibughang anak at tinanggap ng ama ang alibughang anak. Kaya, ang alibughang anak na ito sa Lucas chapter 15 ay 100% sumasang-ayon kung paanong tinanggap siya ng kanyang ama. Opo, namuhay rin ako ng ganyan. Tatanggapin muli ako ng aking ama. Oo, ang anak na iyon ay maaaring namuhay ng maaksiyang gaya ko. At gaano nangulila ang alibughang anak sa tahanan ng kanyang ama? Ngunit ngayon, gaano kasi yan na ang alibughang anak ay nakabalik na sa bahay ng kanyang ama at sa bisig ng kanyang ama. Kaya ang alibughang anak ay nagdiwang kasama ng kanyang ama. Ngunit paano naman ang panganay na anak? Bakit tinatanggap ng aking ama ang walang galang na ito? Bakit tinatanggap ng aking ama ang ganyang tao na hindi namuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos at hindi namuhay ng malinis? Ang lalaking ito ay mapupunta sa impyerno. Ano po ang kahulugan nito? Ito po ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos at ng mga hindi nakaunawa. Ang taong tunay na nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay mauunawaan rin ng ibang mga tao. Kaya, ako rin naman, sabi po nila. Ganyan din ako. Mga kapatid, ang church ay lugar na pinagtitipunan ng mga ligtas na Kristiyano. Tama po ba? Sa church, lahat ng mga alibughang tao ay nanunumbalik sa Diyos. Kaya naman, bakit natin pinatatawad at inuunawa ang bawat isa sa mga brothers and sisters? Noon ako ay alibughang anak. At ang ibang mga kapatiran ay alibughang anak rin. Tayo ay mga taong nananatili sa church dahil tinanggap tayo ng ating makalangit na ama. Kaya naman, wala akong maaaring iturong pagkakamali ng ibang tao. Bakit po? Dahil ganoon din ako noon. Kaya naman magagawa nating mahalin ang isa't isa, nauunawain ang isa't isa, at patawarin ang isa't isa. Kaya mga kapatid, ito po ang buhay sa church, Christian life. Oo, ang aking buhay ay gaya ng sa alibughang anak. Sa katunayan, ito ay mas malala pa kaysa sa alibughang anak. Ganito ako tinanggap ng Diyos. Masasabi natin ito. May ilan na nagsasabi na hindi ako pupunta sa church dahil ayoko siyang makita. Mga kapatid, dapat inyong malaman na ganito ang puso ng panganay na anak. Maaari bang ang taong tunay na nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay magawa ito gaya ng panganay na anak? Hindi natin ito magagawa. Siya na ipinanganak ng Ama ay walang pagpipilian kundi ang mahalin rin ang mga ipinanganak ng Ama. Ito po ang pag-ibig. Mayroon tayo ng pag-ibig na ito. Kaya mga kapatid, ano bang uri ng anak ako? Ano bang uri ng anak ako? Gaya ba ng alibughang anak na umuwi sa kanyang tahanan at nanatili sa bisig ng kanyang ama? O gaya ng panganay na anak? Dapat inyong pag-isipan kung kayo ba ang taong hindi pumasok sa bahay kung saan nagdiriwang sila, nagagalit at hindi nakikibahagi sa kasiyahan at nasa labas lang ng bahay. Dapat inyo itong pag-isipan. Naghanda ng pista ang ama, naghanda siya ng pista. At sinabi niya sa alibughang anak na umuwi ka na. Umuwi ka, umuwi ka. Gayunman, bagaman ang panganay na anak ay nakikibahagi sa pag-aari ng kanyang ama, ang mga kayamanan ay hindi pa sa kanya. Sinabi nila na ayaw niyang pumasok. Ang panganay na anak ay ayaw pumunta kung saan ang kanyang ama ay nagkakaroon ng pagdiriwang. Ayaw niyang pumasok. Sa ganitong paraan, maaaring marami rin sa atin ang matigas ang ulo at nasa labas ng bahay ng ama hanggang sa uli. Kung mayroon mang mga ganitong tao mula sa atin, ang summer retreat ay patuloy pa rin ginaganap, kaya kailangan ninyong dumalo sa summer retreat upang mapakinggan ang salita at maligtas. Totoo po ito. Kailangan ninyong pumasok sa loob ng bahay. Kailangan ninyong pumasok sa loob ng bahay kung saan nagkakaroon ng handaan ang inyong ama. Naghihintay po ang ama. Ngayon, tingnan po natin ang huling bagay na dapat na pag-isipan. Mayroong dalawang anak. Ang una ay ang matuwid na anak at ang pangalawa naman ay ang alibughang anak.
Tingnan natin sila sa magkaibang pananaw, mula sa pananaw ng tao. Ang panganay na anak ay talagang mabuting tao. Opo, siya ay banal at walang dungis patungkol sa katwiran ng kautosan. Iningatan niyang mabuti ang kaari-arian ng kanyang ama. Namuhay siya ayon sa utos ng kanyang ama. Siya ang mabuting tao, mabait na tao at isang mabuting tao. Kaya ayon sa katwiran ng kautosan, siya ay taong walang dungis. Ngunit ang alibugang anak ay hindi mabuting tao. Bakit po? Nilustay niya ang kayamanan ng kanyang ama sa bayarang babae. Isa siyang masamang tao, ngunit ang masamang tao ito, ang alibugang anak, ay hindi naging mabuting tao, kundi naging bagong nilalang. Siya ay naging bagong nilalang, ngunit ang panganay ng anak na isang mabuting tao ay naging mabuting tao hanggang sa huli, ngunit hindi siya naging bagong nilalang. Nais ba ng Diyos na lahat ng makasalanan ay maging bagong nilalang, o nais ba niya na tayo maging mabuting tao? Pareho po. Ngunit sa katotohanan at yung pagkakasunod, nais niya na maging bagong nilalang muna tayo. Dapat muna kayong maging bagong nilalang upang maging mabuting tao. Tama po? Dapat kayong maging bagong nilalang at mabuting tao dahil kayo ay naging mabuting tao. Hindi ibig sabihin na naging bagong nilalang na kayo. Tama po? Ang mabuting tao ay magiging higit na mabuti kung magsisikap siya ng higit at higit pa. Mabait at namumuhay ng maayos, ngunit ang bagong nilalang, ang tanging paraan upang maging bagong nilalang ay ang maipanganak na muli. Dapat maipanganak. Dapat kang maipanganak bilang anak ng Diyos. Malibang ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dapat kayong maipanganak. Ang alibugha ay masamang tao, masamang anak. Ngunit siya ay naging bagong nilalang. Kapag ikaw ay naging bagong nilalang na, pagkalipas ng panahon, ikaw ay magiging mabait at mabuting tao na nais ng iyong ama na maging, na ikaw ay maging. Ito po ang buhay ng pananampalataya. Ngunit ang mabuting tao na walang dungis, banal at malinis sa katwiran ng kautosan, sa paningin ng tao, ay mananatiling mabuting tao hanggang sa katapusan. Isang mahusay na tao, magalang, mabait, mabuti sa paningin ng sanlibutan. Ngunit kapag siya ay namatay, mapupunta siya sa impyerno. Kaya bago ka maging mabuting tao, dapat ka munang maging bagong nilalang. Isang bagong nilalang. Sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Sa screen, basahin natin ang sabay. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kung ang sino man ay nakay Kristo, mayroong isang kondisyon eh. Kung ang sino man ay nakay Kristo, kung ganoon ay ano siya, siya ay bagong nilalang. Hindi ito mabuting nilalang, ito ay bagong nilalang. Nais ng Diyos na tayo ay maging bagong nilalang. Kaya naman ginawa tayong bago ng Diyos sa maraming paraan. Sa ating kaluluwa, ating puso, ating katawan, ating kaalaman, at ating pagkatao ay binago lahat. Sa Ezekiel 36 verse 26 sinabi, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman." Binago ng Diyos ang aking puso. Kaya sa Colossians chapter 3 verse 10, "Kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya." Ang bagong pagkatao ay dinadownload na ibang salita na tumatanggap patuloy ng panustos mula sa itaas. Yung salita pong download ay madalas na ginagamit sa panahon ngayon. Tayo ay tinutustusan. Nakakakuha tayo ng panustos mula sa itaas. Tayo ay binabago sa kaalaman. Hindi ito natatapos sa pagtanggap minsan, kundi patuloy na tumatanggap. Hanggang kailan? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya naman, habang patuloy tayong tumatanggap, sa uli, ang nais niya ay maging kabahagi tayo sa likas ng Diyos. Ikalawang Pedro, chapter 1 verse 4, "Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan na sa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos." Tayo ay binabago niya, ginawa niya tayong bagong kaluluwa, bagong puso, bagong kaalaman, bagong sarili at binigyan niya tayo ng bagong pagkain. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Aba, bago ako maligtas at naging anak ng Diyos, nabuhay ako
para sa tinapay lamang. Nabuhay tayo na iniisip na ang makalaman at makasanlibot ang pagdanasan na ang lahat-lahat. Ngunit, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tawain tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita. Ang salitang ito, nang kayo ay naligtas, dapat kayong maging napakalapit sa Biblia. Dapat kayong mapalapit sa Biblia. Habang nakakarinig ng sermon o nagbabasa ng Biblia, may mga salitang humihipo sa puso ninyo. Tandaan po ninyo, ang mga salitang ito, isulat ninyo. Dalhin ninyo ito sa halip na pera lamang sa inyong wallet ang dala ninyo. At kabisaduhin po ninyo ito. Kung makakabisado kayo ng isang talata kada linggo, makakapagkabisado kayo ng 52 talata sa isang taon. At kung mayroon kayong 52 na mga talata sa inyong puso sa loob ng isang taon, magiging matapang at may pagtitiwala kayong mabuhay dito sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi makapamuhay ng matapang at may pagtitiwala sa mundong ito ay dahil wala silang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tagdayin ninyo ang salita, angkinin ninyo ito, at ang Kawikaan ay meron ding 31 chapters, hindi po ba? Maaari ninyo itong basahin ayon sa petsa. Ngayon ay ika-31, kaya basahin ang chapter 31. Bukas ay A1, August 1, kaya basahin ang chapter 1. At magbasa kayo ng Biblia mula ngayon. At lalo na basahin ninyo ng higit ang Ebanghelyo ni Juan. Ang Ebanghelyong ito ni Juan ay may 21 chapters lamang. Sa katunayan, gumugo lamang ako ng wala pang isang oras upang mabasa ng malakas at mabilis ang aklat. Kung gagawin ninyo ito, maaari ninyong basahin ang Ebanghelyo ni Juan isang beses kada araw. Kahit na hindi pa ninyo naunawaan ang kahulugan, basahin ninyo ito. Ngayon ay July, kasunod Agosto, tama po ba? 8, 9, 10, 11, 12. 5 buwan na lamang ang natitira. 3 times 5 equals 15, 150 na beses. Kung babasahin ninyo mula ngayon ang Ebanghelyo ni Juan, mababasa ninyo ito ng 150 beses sa katapusan nitong taon. Subukan po ninyo, kung babasahin ninyo ng ganito ang Ebanghelyo ni Juan, kung gayon, mabubuksan talaga ang mga mata ninyo patungkol sa Biblia. Ah, si Jesus may ganito at ganyang katangian. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Nakatanggap ako ng ganito kalaking biyaya. Kung higit ang pagkakilala ninyo kay Jesus at sa pag-ibig ng Diyos, higit rin kayo magkakaroon ng pagtitiwala sa buhay ninyo dito sa mundo. Totoo po ito. Tiyakin po ninyo na gagawin ninyo ito. At tiyakin din ninyo na makadalo sa fellowship. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging bagong pagkatao. Gumawa ang Diyos ng bagong pagkatao at binigyan tayo ng bagong pagkain. Kaya naman tayo ay tatanggap ng bagong kalakasan. Basahin natin Isaiah 40 verse 31. Ngunit sila nag-iintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Anong lakas ang binibigay niya sa atin? Isang panibagong lakas, isang bagong kapangyarihan. Ang tunay na nakamamangha ay ang Espiritu Santo na nasa akin, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Para bang lahat ng oras ay ginugugol natin sa pagbabasa ng Biblia, isinasabuhay ang salita at ang pag-attend ng fellowship ay nakakapagod. Ngunit hindi naman. Subukan po ninyo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng panibagong lakas. Kaya nga, sila nagkaroon ng panibagong lakas ay nag-aawitan. Sa awit 98 verse 1, o umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Bagong awit. Ang dating awit ay inaawit natin today, even today. This hopeless footstep, even trace we passed made me cry. I must have lived like a fool. Ito ang awitin na inaawit natin noon, subalit ngayon ay meron na tayong bagong awit. Para naman sa bagong awit, sabi sa awit 40 verse 3, bagong awit, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Noon, hindi po ako nahaantig ng husto ng mga himno. Ito ay parang ingay lang at ayaw ko itong marinig. Subalit pagkatapos na ako'y maligtas, ang himno ay talagang napakaganda. Makinig po kayo sa maraming himno. Bakit sinabi ng Diyos sa mga awit 40 verse 3? Nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Sinabi sa atin ng Diyos na sundin ang bagong utos sa pamamagitan nitong bagong kalakasan at umawit ng bagong awit. Sinasabi sa 1:13-34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko. Na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo. Kaya mga kapatid, tayo ang mga taong dapat na magmahalan sa isa't isa. Tayong lahat ay mga alibugang anak. Ako noon ay isang alibugang anak. Kayo rin noon, tayo ay mga taong gumamit ng kayamanan ng Ama ng walang ingat. Bago tayo naligtas, mayroon bang pagkakataon na mamuhay tayo na sinusunod ang utos ng Diyos? Tayong lahat ay namuhay
na nagsasalita ng mga nakakatawang bagay gaya ng walang Diyos, ang tao'y nag-evolve mula sa unggoy, subalit tinanggap niya ang gaya ko hanggang sa huli. Tinanggap ako ng Diyos, kung kaya't walang dahilan sa atin na hindi natin magagawang patawarin at ibigin ang ibang mga kapatid na tinanggap ng Diyos. Mga kapatid, dapat nating ibigin ang isa't isa. Ang magkakapatid ay dapat na talagang mag-ibigan sa isa't isa. Kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan dahil sa maliliit na bagay, dapat po ninyo itong ayusin. Para sa mga bagong ligtas ay mayroong ganitong kaisipan. Ah, ganito pala ang church. Kaya mayroon silang kaisipan na unawain at patawarin maging ang ibang mga kapatid na nagkamali. Anong klase ba ng tao o Kristiyano ang hindi nagpapatawad? Sa mga matagal ng ligtas at sa mga hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos, sila ay humahatol at humuhusga lamang. Nakalimutan nila na sila noon ay isang alibughang anak rin. Sinasabi nila, bakit ang taong iyon, ang sister na iyon ay namumuhay ng ganoon? Maging sa kanilang sarili, kapag tumitingin sila ay higit na seryoso. Ganito sila dahil nakalimutan nila na sila ay alibughang anak. Isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Habang minamahal natin ang isa't isa ng ganito, tayo po ay pumapasok sa bagong langit at bagong lupa na nasa Apokalipsis chapter 21. Sa verse 1, ang bagong langit at bagong lupa. Ito po ay walang hanggang mundo kung saan naninirahan ng Diyos. Kaya nga ang dating pagkatao, ang lipas na na pagkatao ay hindi makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Tanging bagong pagkatao lamang ang papasok dito. Sino ang bagong pagkataong iyon? Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ako na siyang bagong nilalang? Ako ang papasok doon. Kaya nga, ano ba ang pinakamahalagang direksyon sa buhay ng bagong taong ito? Ito po iyon, sa Juan chapter 20 verse 21, pagkatapos ng muling pagkabuhay, habang ipinapakita ni Jesus ang mga bakas ng pako at sibat sa kanyang mga kamay, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. Ang nilalaman nito ay ang pinakamahalagang paraan para sa isang bagong tao na mamuhay sa mundo. Basahin po natin, 21. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Kung paanong ang Ama ay sinugo si Jesus sa sanlibutan, gaya rin ito, isinusugo ko rin kayo. Kaya mga kapatid, ang buhay ng bagong tao ay, ako ay isinugo ng Diyos. Hawak ang ano po? Hawak ang Ebanghelyo. Dapat nating ipalaganap ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang ganitong pag-uugali ng buhay. Ang ganitong pag-iisip at buhay ay nakasulat sa Galatia chapter 2 verse 20. Basahin din po natin. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ganito po ang pag-iisip at buhay ng bagong pagkatao at ganito rin ang kanyang puso. Ang pag-uugali sa buhay ay dapat na may kaisipan na ako ay sinugo. Ang pag-uugali ng kaisipan ay ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya sa huli po, kung titingnan po natin yung Kolosa sa chapter 3, magmula verse 1 hanggang 4, sabi dito sa verse 1, kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ibig sabihin nito na kung kayo gaya ng isang alibughang anak ay bumalik sa mga bisig ng Ama, kung kayo ay nakabalik na, ngayon kayo ay wala na sa mga bagay ng sanlibutan. Kundi hinahanap ang mga bagay na nasa itaas, hindi ito nangangahulugan na wala na kayong pakialam patungkol sa mga bagay dito sa lupa at humahanap lamang ng mga bagay na nasa itaas. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa dito. Ang salitang ito nangangahulugan na bago tayo maligtas, nabuhay tayo para sa sanlibutan. Ibig sabihin nito, baguhin ang ganitong pamumuhay, nabaguhin ang pagkakasunod-sunod. Sapagkat ngayon ay mayroong mga bagay na nasa itaas, hanapin ang mga bagay na nasa itaas. Kung gayon ang mga bagay na nasa lupa ay maisasaayos din. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibig sabihin niya na hanapin ang nasa itaas. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Kaya para hanapin ang mga bagay na nasa itaas, kailangan ito unang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Kaya ngayon,
tayong lahat ay mga taong nakabaliktad sa Ama bilang isang alibughang anak. Tama po? Kaya ngayon tayo ay binigyan ng responsibilidad at tungkulin na bigyang lugod ang Diyos at mabuhay ng buhay na ninanais ng Diyos na ipamuhay natin. Isinugo ako ng Diyos sa mundong ito, hinihiling ko po na huwag ninyong kalimutan ang malinaw na katotohanan na isinugo kayo ng Diyos at mabuhay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Ama namin Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong napakahalagang biyaya at pag-ibig. Kami noon ay mga miserableng makasalanan na ipinanganak na makasalanan, na namuhay sa kasalanan at nabubuhay na hindi kilala ang Diyos at mga nakatadhana na mapunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Inibig mo po, O Diyos, ang ganitong makasalanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong kamangha-manghang pag-ibig. Inibig mo po kami sa pamamagitan ng aspeto na hindi namin maunawaan at iniligtas ang aming mga kaluluwa. Nawa kaming lahat ay huwag makalimutan ng katotohanan na kaming lahat ay gaya ng alibughang anak sa Biblia. Panginoon, pakiusap gabayan at tulungan mo po kami upang maisakatuparan namin ang iyong kalooban at maipangaral ang Ebanghelyo habang inuukit namin sa aming puso ang bagong utos na ibinigay mo sa amin na kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa at ibigin ng bawat kapatid. Pakiusap, tulungan at gabayan mo po ang buhay namin na maging buhay na nakakalugod sa iyo. Pakiusap, gabayan at samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at biyaya hanggang sa natitirang batch sa pitong batch ng summer retreat. Pinasasalamatan ka po namin at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.